magandang bride na nakita ko sa buong buhay ko. Aba, kailangan ho aling pakita. Eh, gusto ko kasing ipagmadaki ako ni Mike. Ay, ma'am, ang ganda-ganda niyo! Thank Akala you. Ko si Senorita lang ang maganda, pati pala ikaw. Halika, marami pa tayong gagawin. Iha, nasa lahat ng dyaryo ang tungkol sa iyong kasal. You're the talk of the town. My Ma? One and only daughter. Ma, nga pala, anong oras na kaya? Baka naghihintay na sa simbahan si Mike. Handa ng mesa sa ibaba kung gusto mo muna mag-almusal. Huwag na, mauhuli na ako. Dapat kasi dinaanan mo na yung damit mo kagabi. Para ngayon, diretso ka na sa simbahan. Kagabi lang kinawa ng mami yung wedding shoot ko. Oo nga pala. Mami mo ang nagmamaneho ng buhay mo. Siya nakakaalam kung anong kursong dapat mo pag-aralan. Kung anong pagkain ang mabuti dyan sa katawan mo. At kung sinong babaeng dapat mo pakasalan. Han, akala ko ba na pag-usapan na natin? Na ako ang mahal mo. At kaya mo lang pakakasalan si Rosalie. Para makabangon ng mga magulang mo. Paano kung may sakit ang anak natin? At hindi mo maiwanan yung asawa mo? Paano ako kung kailangan kita? At hindi ka makahagilap ng dahilan para puntahan ako? Han, wala naman magbabago eh. Magiging ganun pa rin ang pag-alaga ako sa inyo mag-ina. Mas giginhawa nga kayo dahil... Dahil marami ka ng pera makukurakot. Mike, pakiusap lang ha. Huwag na huwag mong ibibili ng gatas ang anak ko sa perang hindi mo pinaghirapan. Ilang oras lang ho, si Mrs. Mike, bidalyo na ho ako. Rosalie, I'm so happy for you. I love you, ma. You're the best mother in the world. Sinabi ko na kasi dito ko na matulog kagabi. Tigilan mo na yung sermon. Hindi naman may iwas yung anak mo. Pwes, bilisan ninyo! Huwag ninyo akong paghihintayin sa kotse! Mami, dali. Salubong sa'yo. Sandali lang ho. Eh, bakit mo kaya kagad ako pinatawag dito? Pagkapasok ni Ron, nalalaman mo ang kasagutan, Rosalie. Marami pa ho akong mga naiwang masag. Mga tungkol na hindi ko pa ho natutupad. Nakikiusap ho ako. Bigyan niyo pa ho ako ng isa pang pagkakataon. Rosalie, kung nasa akin lamang ang kapangyarihan, tulungan niyo ako. Ipakiusap niyo ako sa mahal na Panginoon. Dahil sa iyong kalinisan at kabutihan, pinapayagan ka na bumalik sa lupa. Alam kong mga puting rosas ang pinakagusto mo. Kunin mo ito, malaki ang may tutulong niyan sa iyo. Sa pamamagitan niyan, ikalat mo sa mundo ang kabutihan. Kahit maikli na lang ang panahon, ilalagay mo doon. Ito, Mike. Mommy. Mike. O, ano na ba nangyari sa negosyo mo sa Singapore? Ah, kumikita na ho yun.
Hindi ko lang yung kinukuha yung share ko. Pinagugulong ko pa para tumubo ng gusto. Ito naman ho, para sa bago kong negosyo. Konting ingat lang, iho, at maraming swindlers ngayon. Baka masunog ang puhunan mo. Magtiwala ho kayo sa akin. Hayaan nyo ta, pagsabay-sabay ng kumikita mga investments ko, tatlong doble ho ibabayad ko sa inyo. Bakit? Utang ba yan? Kahit hindi natuloy yung kasal niya ni Rosalie, parang anak na rin kita. Paano ma? Tutuloy na ako at hinihintay na ako ng mga business partners ko sa Manila Hotel. Oo nga pala ma, meron akong binili para sa inyo. Galing pa ho sa Malaysia yan. Gamot ho yan para sa puso. Totoo yan. You must try it, ma. Maniwala kayo sa akin. Yan ang pinagkakaguluhan ngayon ng mga tao, ginseng tea. Sabi ng kaibigan ko, this is the best. Mm-hmm. Eh, yung mami nga niya eh. Gumaling, saka iinom nito. Anong malay niyo, ma? Baka next week lang, makapasyal na kayo sa garden. O di kaya eh, makapag-drive na kayo. Ma, inumin niyo na ho to. Mike! Pabaya mo na, iho. Bahala na si Pasita dyan. Sige na. Kahit ipagluluto mo ng masarap, kaya naman kainin. Parang nagsisilbi ka sa manikin. Nana Pakita, ano ang sinasabi ninyo tungkol sa mama? Kahit na takutin mong lalayas ka kapag hindi siya kumain, wala namang mangyayari. Pasok sa kabilang tenga, labas dito! Mabuti naman at aalis na si Buaya. Ilang libo naman kaya nakulimbat niya sa senyora ko. Good morning, ma. Oh, hi. Dad. Aling Bechay, tingin nga ang juice. Wala na si Aling Bechay. Hindi ko na swelduhan lumayas. At wala na kaming juice. Noong isang mukha pa nagbigay ng pag-grocery. 1,000? Hindi na ba kami kakain? Eh, gamot lang ng daddy mo, kulang pa ito. Mami, meron din akong ibang mga gastos. Mabuti nga at hindi nagdadamot si Doña Natalia. Di pa ba nakakala tayo matanda? Delikado ang lagay mo, Miguel. Baka kapag nalaman niyang winawaldas mo yung niram niyang pera sa'yo, magagalit yun. Tumigil ka na nga. Bakit kasi ang bagal-bagal mong kumilos, Mike, eh? Papirma mo na lahat ang testamento, pagkatapos tudasin mo na. Nakokonsensya na ako, Mami. Dahil napakabait niya sa akin. Bakit? Wala namang ibang magmamana ng mga re-arian nun, ha? Kung minsan nga ako, parang hindi ko naman sikmuro yung mga ginaganti kong kawalangyaan, eh. Tumigil ka, Mike. Gagaya ka pa sa daddy mong duwag. Rosalie, nakalimutan mo ang aking sinabi tungkol sa puting rosas na yan. Ho? Yan ang Rosa Mystica, hindi ba sinabi ko sa'yo? Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo sa bulaklak na yan. At kung yan ay para sa kabutihan, matutupad ang kahilingan mo. Niayaw niyong makipagkita sa inyong mga kamag-anak o kaibigan. Maliban doon sa manlulokong Mike na yon. Pakita, ha? Patawad po, senyora. Kung sa bagay, nakakahiya na rin sa iyo, Pakita. Sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin. Eh, sana man ako pupunta. Nag-iisa ako sa buhay. At para sa akin, kayo na rin ang pamilya ko. Alam niyo, senyora, minsan napanaginipan ko si Senyorita Rosalie. Ang dami naming napag-usapan. Pero kabilin-bilin na niya sa akin, nasabihin ko daw sa inyo, na umiikot pa ang mundo, kaya kailangang ipagpatuloy ang buhay.
Bakit ho? Sino sila? Ayan ho siya. Ay, ako ho si Roseng Ninang Natalia. Inaanak ba ho ninyo siya sa binyag? Marami akong inaanak. Hindi ko matandaan. Sino ba ang mga magulang mo? Si Nena po at siya kasi Kading. Mga dati niyo ho silang katiwala sa hasyenda ninyo sa Davao. Ah, ganun ba? Siguro nga. Eh, uli lang lubos na daw ho siya. Nung isang linggo eh. Namatay na ho ang itay. Sabi niya ho sa akin, pampo na lang ho ako sa inyo. Diyos ko, para kang hulog ng langit sa akin. Hindi yata ako makapaniwala. Kamukhang kamukha ng anak kong si Rosalie. Noon ko pa sinasabi sa kanila, hindi ako iiwan ng aking anak. Mahal ako ng aking anak. Ayaw nila akong paniwalaan. Ninang, hindi po ako si Rosalie. Sana dumalo ulit dito si Mike para magkita kayo. Nabanggit na ba ni Pakita sa'yo ang tungkol kay Mike? Opo. Hindi magkasundo ang dalawang yan. Manloloko raw si Mike. Kaya lang daw pumupunta rito si Mike dahil sa salapi ko. Totoo ba naman yun, Ninang? Mahal na mahal ni Rosalie si Mike. At kahit na hindi sila nagkatuluyan, hindi natuloy ang kanilang kasal. Kahit na hindi ko kaano-ano si Mike, tinatanggap ko pa rin siya sa pamamahay na ito dahil mahal siya ng aking anak. Pag nakikita ko si Mike, iniisip ko na para naririto pa rin si Rosalie. At pag tinutulungan ko siya, nararamdaman kong maligayang-maligayang aking anak. Eh, Ninang, halina ho kayo. Medyo lumalamig na ho at saka napagod ho kayo kanina eh. Ha? Baka ho gusto niyo nang magpahinga? Anak, pagkaraan ng 3 taon, ngayon lang ulit bumalik ang sigla sa buhay ko. Kita? Ho! Halika rito, dali, dali. Tingnan mo ito. Ha? Ano nangyari sa painting ni Rosalie? Oo nga ho, no. Sus Mario Sepp. Bartender, one yes, orange juice, please. Yes, ma'am. Ito, malas. Out muna ako, out muna ako. Malas. Thank you. Excuse me. Have we met before? Have we? No, I don't think so. Would you mind if I join you? No, not at all. Kaya lang eh, may naintay pa ako. Naiwan ko muna kayo. Excuse me. Excuse me. Huwag kang matakot. Hindi naman ako masamang tao. Bakit naman ako matatakot?
Mabuti nga may kasama ako dito. Dahil wala pa yung iniintay ko. Meron kasi ako naalala kanina nung nakita kita. Kaya sinundan kita. Mm-hmm. Eh, kamukhang-kamukha mo siya. Si Rosalie. And you are? Rosa Mystica. Napakagandang pangalan. Oh, wala pa naman yung iniintay mo. Baka meron akong maitutulong sa'yo. Bakit ba mukhang hindi ka makatingin sa akin ng diretso, Mr.? Vidalion. Mike Vidalion. Ikaw yata ang takot sa akin, Mike, eh. Kasi pati boses mo, parehong-pareho na kay Rosalie. Well, tagal na siyang patay. She was my fiance. I'm sorry to hear that. Taga saan ka? Let's say, hulog ako ng langit. Sabi ko na nga ba, tamang hinala ko. Makalangit ang kagandahan mo. Hindi ako nagbibiro, Mike. Alam mo, Mike, pinabalik ako dito sa lupa dahil sa mga taong kagaya mo. Magbago ka na, Mike. Mas masarap magpaligaya ng kapwa kaya sa magpaluha. Sugal, walang maidudulot na mabutihan para sa'yo. Pagpawisan mo ang para sa'yong kakanin. Oo. Naniniwala ako sa'yo. At hindi ko gusto ang nangyayari sa buhay ko. Kung di lang ako nagkaroon ng inang katulad ng mami, o nagkaroon ako ng kalayaang makapagpasya para sa sarili ko, oh, what the... Losa? Ang bata. Tulog na. Kape. Pumapasok ka pa rin ba sa factory ni paring Victor? Bigla kaya itong sumulpot. Bakit? Tigas talaga ng ulo mo, Greta. Iniiwan mo nag-iisa rito ang bata habang nakikipaglaro ka kay paring Victor. Mabait ang kapitbahay. Inaalaga ng anak ko pag wala ko at nasa trabaho. Ano ba talagang kailangan mo, Mike? Sabi na nga ba eh. Pinuputungan mo ako sa ulo eh. Kung pera kailangan mo, wala akong may bibigay. Kung pamalengke nga, kinakapos kami. Pinipindiho mo ako? Hindi! Malinis ako. May prinsipyo ako. Kahit ayaw mo kong panagutan, kahit hindi mo tinutupad ang mga pananagutan mo sa anak mo, nandito pa rin ako, Mike. Kahit tinatrato mo akong parambasaan at pinababoy mo ako, ito pa rin ako. Malinis, taas noo. Kanina, nandito si Mrs. Tuason at pinagmumura ako. Pag hindi pa raw ako nakabayad ng renta dito sa apartment, palalayasin kami ng anak mo. Timbagang kong tiniis lahat yun, Mike. Dahil ayokong lumapit sa'yo, nahihiya ako para hingan ka ng tulong. Marunong ka na rin magdrama, no? Ginagawa mo para matakpan lahat ng pagmamatid mo sa akin. Ang hirap sa'yo, Mike. Pag may problema ka sa mga magulang mo, sa akin mo lahat binubunton. Sinabi mo akong sasagutin! Ang sabi ko, ayoko na baridid sa bahay. Baka makadisgrasya, pero matigas ang ulo mo. Ngayon, ayaw mo sarili mo pa rin ang pumatay sa'yo. Lumayas ka na, at huwag mo na akong istorbohin kahit kailan. Tarantado ko ba? Akin yan! Umalis ka na. Huwag mong piliting mapatay ko ang ama ng aking anak.
Rosalie? Ah, hindi po. Ako si Rosing. Ako ang inaanak ni Doña Natalia sa Binyag. Ako na ho nag-aalaga sa kanya ngayon. Anong... Paano ba ako napunta rito? Tumimbre ho kayo. Nung buksan ko ang pinto eh, wala ho kayong malay. Si Ninang pa nga ho ang nagpatawag ng doktor eh. Paano ako nakaakyat? Eh, kami nga ho ni Aling Pakita ang bumuhat sa inyo. Duguan-duguan nga ho kayo, kaya ako na nagpalit sa inyong damit. Sandali lang ho. Eh, kain muna ho kayo? Aray! Ay, nako, itong batang ito. Kayang-kaya mo akong patawad. Alam mo nung una, akala ko mahihain ka. Yung pala may pagkakomedyante ka rin. Yan ang pagkakaiba niyo ni Rosalie. Yun, hindi marunong magbiro. Ano ba talaga nangyari sa'yo, Mike? Nagkatawaan lang ho. Nabaril ka? Practice po kasi ng target shooting. Ayun. Eh, kasalanan ko naman o, dahil paghawak na paghawak ko ng baril, nakalabit ko. Buti nga, daplis lang ang tama sa akin eh. Thank you. Naku, itong batang ito. Muntik na akong mamatay sa nerbiyos. Kaya mag-iingat ka. Ma, kayo mag-iingat dahil may hinangin yung katawan. Hindi ho ba ka binibilinan ko na dun lang kayo sa kwarto nyo? Sa mariwala ka o hindi, iho. Mula nang dumating dito sa Rosing, gumaling na ako. Kagabi, pagkatapos kang gamutin ni Doktor, in-examine niya ako. Aba bigla itong nagtaka. Magaling na raw ako, wala na raw akong sakit. Para lang daw kung nagdahilan lang. Isang himala raw nangyari sa akin. Ah, ganun ba? Bakit, Rosing? Faith healer ka ba? Hindi ho. Hindi naman totoong may himala eh. Mama, baka fantasy nyo lang yan. Aba! Talagang maraming gumagaling ngayon ang walang doktor. Kaloob na siguro ng Diyos dahil sa sobrang mahal ng mga doktor at gamot. Kalokohan. Ikaw, Rosing, naniniwala ka sa himala. Sa pananalita ho ninyo eh, para kayong hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Ang himala ho ay hindi lamang isang pagbabakasakali ng isip ng tao. Totohanan ng isang bagay na inaakalang imposible. Sir, may hinahanap po kayo? Anong kailangan mo rito? Eh, mahigpit ho kasi ipinagbili ng ninang ko na wag ho ako magpapapasok ng ibang tao dito maliban sa kanya. At, yun ho may mga pahintulot niya. At kailan pa yung utos na yan? Simula ho nung dumating ako rito. Eh, paano nyo nga ho pala nabuksan ng pinto? Talagang nakabukas yan. Eh, imposible ho yata mangyari yun dahil eto ang susi eh. Ra-ra-ra-ra-ra-ra. Maluloka ako. Malapit na matapos ang palugit para sa'yo, Rosalie. Konting panahon pa, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po matupad ang mga dapat kong gawin. Bago ako, tuluyang mawala dito sa lupa. Hinihintay ka na sa kawalang hanggan, Rosalie. Tutulungan ka ng kapangyarihan ng Rosa Mystica. At pagkatapos, wala ka nang magagawa kundi sundin ang nakatakda. Paalam, Rosalie. Tandaan mo, kaunting panahon na lamang.
talaga. Tigilan mo na yung palabas mo, Rosa Mystica. Rosing, ako naman pala na gamitin mo dahil isa kang impostor. Sinong pinuno ng sindikato nyo, ha? Sinong utak ng palabas na ito? May kumakalaban sa akin, ano? Plastic surgery mukha mo na tinuno nila kay Rosalie para magbusay niyo kalooban ng matanda at para mapunta sa inyong kayamanan na dapat na maiiwanan niya. Pues sinasabi ko na sa'yo na hindi niyo makukuha ang dapat ay para kay Rosalie. Alam mo, hindi ka lang pala magaling umarte sa harap ng ninang ko, pero magaling ka rin magkwento. Kaya lang alam mo, ang layo ng iniisip mo eh. Naaawa ako sa'yo. Ulul! Bakit mo kakawaan? Huwag mo nang lukohin si Ninang Natalia. Huwag mo na siyang pagnakawan. Huwag mo na siyang lasunin. Panagutan mo si Greta at ang inyong anak. Maawa ka sa kanila. Sumusobra ka na! Masyad mo akong pakialamera! Hindi ako makakita! Binulag mo ako! Hayop ka! Rosing! 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 Tulungan mo ako, Rosing! Hindi ako makita! Rosing! Parang awa mo na, Rosing! Ibalik mo na sa akin aking paningin! Parang awa mo na, Rosing! Pangako ko sa'yo, magbabago na ako! Rosing, magiging asawa ka pa kay Greta o magiging ama sa inyong anak. Pangako. Pangako ko sa'yo yan. Pangako ko sa'yo yan. Mahal na Panginoon, alang-alang sa mga sugat na nilikha ng paglati ko sa inyo, galingin niyo po si Mike. Ibalik niyo po sa kanyang-kanyang paningin. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Dinig niyo po ang aking mananangin. Rosing? Mike? Mike? Huwag mong kakalimutan. Mahal kita, kaya nangyaring lahat ng ito. At ngayon bago na paningin mo sa buhay, ikalat mo ang pagmamahal na ito sa iyong kapwa. Habang narito ka pa. Hindi ata kita naramdaman pumasok. Ni hindi nagbukas ang pinto ah. Huwag kang matakot. Wala naman akong masamang intensyon. Teka, kilala kita. Hindi pa tatuntaan ka ng... Greta, napakabuti mo. Malapit nang matapos ang iyong mga paghihirap. Sa ugali ni Mike? Baka nagbibiro ka. Magtiwala ka, Greta. Pagpatuloy mo ang iyong kalinisan. At higit sa lahat, huwag mo nga alisin ang pananalig mo sa Diyos. Rosalie, nananaginip ba ako? O nababaliw na kaya? O baka naman, patay na rin ako kagaya mo. Paano kang mamamatay? Kailangan mo pang mabuhay, alang-alang sa anak ninyo ni Mike. Sa kabila ng lahat, hindi mawawala ang pagmamahal sa iyong puso. Tanggalin ang pait. Matutong magpatawad. Magliliwanag din ang lahat sa iyong buhay, Greta. Sana nga, Rosalie. Sana nga.
Bakit kasi hindi nyo nalang ibenta tong lot at bahay? Just get a smaller place. Patayin mo na lang kami. Gumawa ka ng paraan, Miguel. Lumapit ka kay Doña Natalia. Mahirap na ngayon, Mami. Dahil nakakalata akong bistado nyo na tayo. Dahil sa tuwing babanggitin ko ang pagbibili ng mga lupa at ibang ari-arian, iniiba niyang usapan. Hindi niya ako pinapansin. May kontrabida na kasi sa buhay ko eh. Ah, basta. Kailangan pagbalik mo dito, meron ka ng dalang malaking halaga. Kung wala, naku, magpakamatay ka na. Dad? Bakit ba ganun ang Mami? Matagal ko nang tinatanong yun sa sarili ko eh. Pero hindi ko alam ang sagot. Patawarin mo ko. Hindi ako naging mabuting ama para sa'yo. Wala man lamang akong maiiwanan at may pamamana sa'yo. Inubos ng lahat ng iyong ina. Lahat ng naipundar ko. Iho, maswerte ka at bata ka pa. Ito ang tandaan mo. Huwag mo intindihin ang sinasabi sa'yo ng iyong mama. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang iyong ipaglaban. Tagal pa bago mabalik ang tiwala niyo mag-ina sa akin. Kasalanan ko naman eh. Pero kung bibigyan mo ako ng last chance, wala nang pakialam ang Mami ko na dapat kong kainin. Kung anong damit ang babagay sa akin, at kung sino dapat kong mahalin. Don't worry, Greta. I'll make up sa lahat na pagkukulang ko sa'yo. Sa inyo ng ating anak. Pumasok ka na nga. Hindi ka ba nangangawit dyan? Ito. Come here, come here, come here. Come to Papa. Heavy naman, my baby. You're the best mother, Lord. Aalis na ako, Mami. Magkikita ulit tayo. Pero habang iniintay natin ang sandaling yon, gusto ko naman eh, maging maligayang-maligaya ka dito. Huwag mo akong alalahanin. Ngayon, ay maligayang-maligaya na rin ako. Diyan yan ah. Pero noon, wala nang figura. Imahinasyon mo lang. O kaya, tumatanda na tayo. Lumalabong ating mga mata. Ngayon, lumilinaw na uli. Alam niyo, senyora, naninibago ako sa inyo. Binabaliwala ninyo nakakamalikmatang nangyayari diyan sa litrato. Tapos, umalis si Rosing na hindi nagpaalam, eh, relax lang kayo. O, eh, sino bang may sabi sa'yo hindi siya nagpaalam? Alam nyo? Nawala si Rosing,
nawala si Rosalie. Isang araw, mawawala ka. Mawawala ako. O ay ano ngayon? Nakikiraan lang naman tayo sa mundong ito. Bale, Mami. Eh, sa tingin ko, maganda ang sinag ng araw. Baka kabawi ho kayo. Sige, ha? Wow, oh, Chief. Pare, oh, tingin mo. O ano, bakit? Sana. Date tayo, Mami, ha? At tapang din naman ang apog mo, no? Diyos ko tayo. Pwede ba? Oy, hindi pa ako desperada. Madalamig ka ka muna. Ha? Sobrada? Pagpapangin ba? Taka ka muna. Diba gusto ko? Square tayo. Oy, anong problema? Oh, pare. Bale, wala yun. Wala yun. Binibiro lang namin. Rosanna, sandali lang. Pwede ba, Andy, ang kulit-kulit mo? Pakahirap akong mamili nito mga sariwa. Mamaya, mabilasa na itong mga to eh. Ang init-init ang ulo nito. Eh, ang kulit-kulit mo eh. Storbo ka. Eh, kasi huwag mo na sana kinakausap yung mga nakalibing doon. Na pagkakama lang katuloy, ano? Sira. Abay, wala na kayong pakialam doon, ano? Rosanna. Ano ka ba, Andy? Mamayang gabi ah. Dalawin kita ulit. Ano bang gusto mong dalhin ko para sa'yo? Bulaklak o santon? Bulaklak? Saan na naman nakakuha ng bulaklak? Doon sa koruan na ng patay kanina. Andy, sumuko ka na. Alam mo pare, eto ah. Ang type ni Rosanna, hindi yung pang-sementeryo. Ang gusto niya, yung pogi na madatong pa. Natural. Sasandal na rin naman ako sa simyento na. Bakit naman ako sasandal sa isang marupok na sawali eh? Uy, hintay! Bakit tinatanghali ka ng paglalaba? Di ba, le? Kalimutan mo na, pare. Tara na. Ay, nako, itay. Ang hirap-hirap pong mamili ngayon. Halos hindi na nga ako nagkasa ang pera kong pinamili. Ay, tay, kamusta na nga ako pala kayo? Mas mabuti ngayon. Ate, ano palang binili mong ulam? Eh, bumili ako ng tinapa, giniling, at magme-menudo tayo. Uy, teka muna, baka hindi mo inaasikaso yung pag-aaral mo, ha? Puro comics na lang yung inaatupag mo. Kuya Romel, ang pasalubong ko. Wala kayong alam kundi puro pasalubong. Ito nga't sumasaknin pa ako. Romel, may kasama kaya ta? Bumili ko sa akin ng sigarilyo, itay. Kayo ang hinhanap. Jeronimo Kabuyaw? Opo. Ano po bang may paglilingkod ko sa kanila? Attorney Lopez ho. Ikaw yung tagabantay ng musuleo ng pamilya Villafuerte? Villa... Itay, doon! Nasa dulo! Doon sa puno ng mga akasya! Yung antik na antik! Oo nga pala, oo. Itay, kayo muna hong bahala sa kanya. Ate, kakain ako, gutom na ako. Ay, halika na. Itay, kayo na hong bahala sa kanila. Ang alam ko, attorney, nalipol na yung pamilyang yun. Ang kausap ko nga yung matandang administrador na abogado. Tungkol sa pagbabantay ng musuleyong yun. Namatay na nung isang taon ang sinasabi mong abogado. Ako ngayon namamahala sa kanilang kabuhayan. Hindi totoo ang sinabi mong ubos na ang buong pamilya. May isang natira. Ang kahuli-hulihang Villafuerte. Hindi mo siya kilala. Sino yun, attorney? Ang tagapagmana. Ipinanganak at lumaki sa Europa. Nanatiling isang soltero, si Ramil Villafuerte. Ramil? Eh, ba't kayo nandito ngayon? Pabubuksan ko ang musoleo. Patay na si Ramil. Kaya,
Tama rin yung sinabi mong ubos na ang Villa Fuerte. Sa Biyernes ang libing. Kanina po ko lang kikong. Pamilto ba? Aalis ka mamayang gabi. Sasama sa laban. Ilang taon ako nakalipin ang ating bansa sa mga banyaga. Mamamatay tayong mga alipin. Pati ba naman mga anak natin, alipin pa rin. Pero mestizo ka at may dugong Kastila. Oo. Dalilapas na ka ng aking ina ng mga Kastila. Pero ang aking puso at damdamin, Pilipino pa rin. Ramiang, talaga bang hindi na kita mapipigilan? Natutulog dito. Oo nga naman. Tsaka, hindi naman niya malalaman kung malinis o madumi dito. Oy! Kayong dalawa, pwede ba ha? Wala na kayong masasado pang maraming daldal dyan. Buti nga, nagsisweldo pa ang tatay eh. At pwede ba, bilis-bilisan yung dalawa ha, para makapaligo tayo bago dumating ang libeng. Okay, ito na pala yung hinihintay natin. Oo nga, bili. Uy! Ano ba kayong dalawa? Gising na, no? Gising na rin nga yung dalawa. Ano ba kayo? Dali na! Tignan ko kami magsiuwian na. Masyadong nakakasilaw ang... ang ibig ko sabihin, masyadong madaming traffic. Ramia? Kilala mo siya? Hindi ho ba kayo nagsabi kagabi na Rami ng pangalan? Oh. Too bad. Pabayaan na natin siyang magpahinga. Ganon, ang yaman-yaman nila. Pero, walang nakapaglibing sa kanila kundi si attorney lamang. Ang sabi niya eh, naubos na ang pamilya nila. Hindi ako makapaniwala. Ang importante, si Itay pa rin ang kinuwang bantay doon. Tuloy pa ang sweldo. Rosana, may sakit ka ba? Huwag niyo na lang ho akong pansinin. Masakit lang ho ang ulo ko. Tuloy niyo na ho ang pagkain niya.
Rosana. Ramil. Paano mong nalaman ang aking pangalan? Sa maniwala ka't sa hindi. Matagal na tayo magkakilala. Daang-daang taon na nakakaraan. Naniniwala ka ba sinasabi lang soulmates? Reincarnation? Alam mo, elementary lang ang natapos ko eh, pero nababasa ko rin yan. Naiintindihan ko yan. Ganyan tayo. Yan ang nangyari sa ating dalawa. Sa mulat mula pa, ang ating mga kaluluwa ay pare sa isa't isa. Namamatay ang ating mga katawan, pero hindi ang ating kaluluwa. At lalo hindi ang ating pag-ibig. Hindi ako nagkakamali, Rosana. Nabuhay na tayo ng unang panahon. Naging magkasintahan. Lagi kitang nakikita sa aking panaginip. At sa aking panaginip. Kahiwalay daw tayo. Hinanap kita, Rosana. Sa mga sumunda pa naman. Matagal kong inintay ang panahon na ito. Paano yan ngayon, Ramil? Hindi ka maaaring mamalagi rito. Kahit na ano pang paliwanag ang gawin ko, hindi sila maniniwala. Sasabihin na naman nila na masisiraan na ako ng pag-iisip. Uyok sa amin. Totoong ako na lamang natitira sa aming pamilya. Pero nagsinungaling si Atty. Lopez ang sabihin niya sa inyong sa ibang bansa ako lumakit na nirahan. Aalis ka, Ramil. Iiwan mo ko. Sasama kita. Sino ba talaga si Lucina? Kaya ako nga siya'y pinapatay. Dahil kung hindi rin lang siya mapupunta sa akin, hindi rin ako papayag na mapunta siya sa iba. Bobo! Magmuti! Amahal! Huwag! Huwag! Nalingin ko sa'yo, si Ramil. Para huwag na siya mapakinabangan ng iba. Pagkatapos ngayon, buhay na buhay pa. Sa panos, bakit mo ako binigyan ng alalay na saksakan ng tanga? Isang babae ang bumuhay sa kanya. Babae? Yung anak ng si Poltrero ang kausap mo. Si Rosana? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Tusukin mo uli ang dibdib ni Ramil.
Halika, tuloy kayo. Umalis nga tayo sa sementeryo, pero parang sementeryo din ang titira natin. Mas Sito. Malaki pa. Huwag kayo matakot. Eh, hindi naman nakatakot eh. Kaya lang, kaya ba natin yung isip kaya! Huwag kayo mag-alala, akong bahala. Kukuha tayo ng mga katulong para silang gumawa dito. Jardinero, super, kusinera, at saka labandera. Bakit pa? Hindi na kailangan. Sanay na sanay kami magkakapatid sa trabaho. Banat ang mga buto ng mga yan. Sana magustuhan niya ang pagtira niyo dito. Ay, oo! Lilinisin namin to at aayusin namin to. Hayaan mo, muling mabubuhay to. Salamat, Rosana. Mm-hmm. Kuya, ate, Tena, tignan natin ang buong bahay. O sige, sama mo na yung mga bata. Halina kayo mga emong, maupo ko tayo. Pasensya na ako kayo, medyo malikabok. Hindi ako makapaniwala. Dati, squatter tayo sa simenteryo. Ngayon, titira tayo dito, parang palasyo. Tingnan mo nga naman. Ang sabi sa amin, ang pinakahuling Villapuerting na matay eh, yung kapatid mo. Eh ikaw, heto, may kakambal pa pala. Wow, ate! Ang laki ng asutea! Hoy, ang mga tanim baka masira! Ate, ang laki ng bahay, no? Gusto ko, huwag niyo huhubarin yan sa inyong mga katawan. Eh bakit pa? Hindi naman kami marunong gumamit nito. Eh di tuturuan ko kayo. At saka ayoko ng marami pang reklamo, ha? Basta't utos ng Kuya Joselito ninyo, susundin nyo, ha? Eh di, pwede na kami maglaro. Sige. Ay na! Gusto akong angkinin ni Lucila. Isa siyang kampo ni Satanas. Isa siyang demonyong nagkakatawang tao. Sinumpa niya ako. Tumalaba kanyang sumpa. Tuwing kabilugan ng buwan, ako'y nagiging isang alaga ng kadiliman. Mabangis at pumapatay. Ramir. Kumisan nga, iniisip ko. Kung pagmamahal o, kasakay man ang pagdadala ko sa inyo dito. Dahil ang totoo, tinadala ko mga buhay niyo sa panganib. Kaya hindi ako maaaring mabuhay ng normal, Rosana. Tapos susumpa ni Lucila. Tulungan mo ko, Rosana. Ipangako mo, gagawin mo lahat ng inuutos ko sa'yo. At ang mga ipapagawa ko sa'yo tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Mga ilang araw na lang yun. Ano magagawa ko para matulungan kita? Isuot mo mga kamay ko dito. Ganito. Dalawa yan. Magkabila. Pagkatapos. Kapos mo yung leeg ko. Nakikita mo ba to? Kandado mo to dito. Mahigpit na mahigpit. Hindi mo dapat pagdudaan ng kapwa mong masamang espiritu. Hindi ba natutuklasan ni Ramil at Rosana kung paano mawawala ang sumpa? Alam mo na siguro ko na ito. Ito lang ang makakapagpatahimik sa akin. Kung kinakailangan. At manganibay niyo mga buhay. Itusok mo lang to sa akin. Ramil, isa kang mabuting tao. Paano kang natalo ng kapangyarihan ni Lucila? Ewan ko ba. Hindi ko maintindihan. Malibit kapag ganitong normal ako. Humihingi ako ng tulong sa Diyos. Tumatawag ako sa Kanya. Pero sa palagay ko, wala na talaga akong pag-asa. Hindi, Ramil.
May paraan pa. Makakaligtas ka pa. Nararamdaman ko. May pag-asa ka pa. Anong malay mo? Eh kung nagkaibigan sila. Kung natuklasan nila na pag-ibig, tunay na pag-ibig ang makakaalis sa aking sumpa. Kasalanan mo lahat ito. Tama ka na! Ikaw ang tama na. Kawawa ka na. Ikaw! Kahit champion mo, wala kang lugar, inutil! Anong gawin mo? Ngayon, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na ang buong pamilya ko sa pagdarasal. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Maaaring ang lahat ng ito isa lamang pagsubok. Bakit tignan mo? Pwede ba magtanong? Ano yung boss? Si Rosana, oh. Oo nga. Hi, Rosana. Uy, Andy Anton! Ano yung sinasabi niyo nung araw na hindi ako makakaahon dito? Hindi, hindi ako. Eh, kayo yata mukhang hanggang ngayon eh, nandito pa. Ako, at least, eh, nakaalis na. Sige, good luck. Good luck, ha? Mang Franklin! Bye-bye! Isahan tayo sa ako kasi yung yabang mo eh. Hindi naman ako eh. Kaya pari paano nangyari yun? Umalis ka na dito. Huwag mo na antay magbago ako. Nakita mo na lakas si Lucila nung ibinilbag niya ako sa sementeryo. Kaya walang garantiya na hindi ako makakamatay. Ramil, ako ang nahihirapan sa mga pinagagawa mo sa akin ito eh. Oo, sige. Rosana, nangako ka sa akin. Sundin mo sinabi ko sa'yo. Huwag ka lang yata yun. Oo nga, no. Subukan natin. Hindi mo ako tinutulungan sa ginagawa mo. Gusto mo ba akong makapatay? Rosana, talian mo na ako. At pagkatapos, umalis ka na dito. Ganda naman yung mga kapitunin ninyo sa kwarto ninyo. Dali! Hoy, ano ba, Andy? Andy! Dito lang ako.
Tinigil ka, Ramil. Aking lamang siya. Ang halimaw ay para sa kapwa halimaw. Itay! Itay, may swang! Oo, alam ko. Pero hindi tayo pababayaan. Itay, paano Ate Rosana? Kailangan mong mula ka rito. Pananayain mo. Sige, Ramil. Kung mawawala ka rin naman sa aking buhay, mabuti pang mamatay na ako sa iyong mga kamay. Sige na. Ayin mo siya, ungas! Ramil, kinabi mo sa kanyang katotohanan. Ikinuwento mo na tapat at pag-ibig lamang makakatanggal sa pagtalimo mo, kaya pareho kayong mamamatay! Sandali. Yan ang sunaday. Thank you, Doc. Ladies and gentlemen, ayon po sa pasyen ang ating mga dakila at iginagalang na lupo ng mga hurado. Very good na! Ang first runner-up ay si Biggie Catmonton! Bakit mo ganit yung animal na naman ay? Paano? Hindi first prize. Ang dami ko pa naman biniling balota. Sigurado kang marunong yan? Relax ka lang dyan. Magre-recommenda ba naman ako ng palpak? Totoo yun. Karamihan ng hula niyan sa akin, nagkakatotoo eh. Ang second runner-up ay walang iba kung di si Marian Dugo! First runner-up? First runner-up! Marjorie! Si Wawa! Uy! Ikat mo ng tatlo. Eto na, ang pinakahihintay natin. Ang natili, ang nagwagi, ang ating friendliest maid of honor, kaibigan ng lahat, Miss Rosana Caracol! Ota! Sa ibang araw ka nalang magpahula, ha? Hindi magandang vibration mo ngayon, eh. Hindi naman yata kayo marunong yan, eh.
Mapilit ka? Sige! Makapag-aasawa ka ng saksaka ng pangit, mukhang monster! Iba na nga lang ang hulaan ninyo? Talaga? At hindi ako maaaring tumigil dito at tumula sa mga taong hindi marunong maniwala sa akin, naiintindihan mo? Bastos! Darin lang! Darin! Pag-ibig ka na! Uwi na tayo! Bakit maiwanan tayo ng jeep? Bye-bye! Bye! Okay! Mama, gawin niyo ako agad ng kopya. Ang bahala na, magaganda po, DJ sa'yo. Kapitan ng buhay ko nagkaroon ng ganitong klaseng karangalan. Si Osang, oh. Gawin niyo ako naman ng kopya. Gawin niyo ako, ha? Saka sandali. Hi, Binky! Hi! Dio! Kamusta ka? Mel, hello! Cute! Mama, ito yun niyo ako, sandali. Ay, hindi mo ako nakita? Ay, sorry, excited lang ako. Okay lang. Tumuntas kasi ako ng karangalan eh. The friendliest maid. Wow! Talaga ah. Congratulations. Okay ah. Okay ba? Okay ba? Okay, oo. Okay na okay yan. Okay? Diba? Diba pare? Okay sa'yo, pero sa kaibigan mo, hindi yata okay eh. Okay, ayos. Ayos. Champion! Oh, paano? Di, maligaya ka na ngayon, Osang. Maligayang maligaya. Uy, pero, pag ko mabibigyan niyo ako, katuwaan lang ha, kung pagbibigyan niyo ako na tig-iisang halik sa pisngi, ha? Para bang souvenir, remembrance, o ano? Tapos pag pumayag kayo, huwag kayong magalala. Katuwaan lang, bibigyan ko kayong tig-dalawandaan, kayong dalawa. Uy, 200? Ba't silang dalawa lang? Dinky, wala na akong pera. Tsaka ka na lang, ha? Osang naman, oh. Mabagbiro ka naman, oh. Hoy, pwede ba? Hindi naman ako manuloko, ha? Oh, pare, paano? Paring Mel, dito ka. Dito ako. Oh, narinig mo yan, ha? Oh, dito ka sa sarili. Oh, hindi na ako manuloko. Anong gagawin nito? Okay. One, two, three. Morning, Osang. Uy, natapong ko pa ang tsokolate. Ang breakfast po ninyo. Ano yan? Estrelladong itlog? Mm-hmm. Hamon? Toast bread? Marmalade? Mm-hmm. Keso? At saging na walang karimatsyo. Papayang matamis? At kalamansing pampiga? Saan ka kumuha na binili mo yan? Ay, siyempre sa pera ko po. You deserve all this. At saka, tanda lang po sa kabaitang ipinapakita niya sa akin, Yoro Diday. Dahil, biro niyo po, tinayagan niyo po ako na dumalo sa pagtitipo ng asosyo namin. Biro niyo, pinayagan niyo po ako ng gown, sapatos, handbag, at kung ano-anong bulolay sa katawan. Kaya naman ho nanalo ako. Ako ang reyna ng asosyo namin. Oo, natutuwa ako sa'yo. Uy, ano nga ho pala ang gusto niyong pananghalian? Yung dati, talbos ang kamote, daing na bisugo, eh ano pa ba naman? Uy, Nora Diday! Kailangan ho! Ibahin niyo na ho ang taste ninyo! Ako na ho ang reyna na pagtitipo namin! Kaya kailangan ho, pagkain reyna rin ho ang ihanda ko para sa inyo! Hindi ho ba? Oh, bueno, Osang. Para maligayahan ka sa ihanda mo. Halika, alalayan mo ko. Ha? Ho? Ang aking seremonyas. Oh, no! Ito yata ang pating hindi ko masyadong gusto. Tulungan mo ako.
Ano nga pala to? Hindi ko maintindihan eh. Di ba nakuha mo na to dati? Ano yan? Yan oh. Hindi ko makuha eh. Yan lang eh. Simple and simple. Ang gawin mo dyan, i-add mo yan. Oo. Ang total niyan, i-multiply mo by 4. Ano ba naman kayo? Nakatiwang huwag kayo ng ganyan? Para tayong walang kapitbahay ah! Magsipagpantalon nga kayo nang hindi tayo na-iskandalo dito? Ang init-init mo, Lord. Oo nga ho, ang init eh. Ano man lang bumili ho kayo ng ventilador? Ventilador? Oo. Hindi tumasa man ang kusumo ng kuryente ko? Eh kung taasan ko kasera ninyo? Huwag na ho kayong bumili ng ventilador. Baka naladaan naman ho sa paypay. Paypay pwede na yun. Baka local family niyo, di bali na lang. Kung ayaw nga magpantalo, magtapis nga kayo ng palya. Tsura nito. Pare, ba't di kayo sumama sa akin sa pagja-jogging? Kita nyo ba yan? Eh, dapat na naman, pare. Kita mo yan siyan mo. Mukhang sa akong bigas. Nagmamanti ka pa. Eh, kailangan mo na naman eh. Ano? Hindi na ba kayo naiingit sa mga muscle-muscle ko na naglalaro-laro pa? Nakita nyo ba yan? Ha? Hindi pa! Ano ko? Buka ka kayo ng buka ka dyan. Ayun o, si Osang. Binubusuhan na kayo. Patawarin po ninyo ako. Hindi po talagang marumi ang aking isip. Malinis po ako. Nilalabanan ko nga po ang mga tukso ng demonyo. Hindi ko po sinasadyang panoorin si Dio kanina. Aksidente po ang lahat. Hindi ko naman po akalain na i-display niya ang kanyang buong katawan kanina. Linisin niyo po ang aking katawan, isip at puso. Hindi na po baling pangit ang aking labas na kaanyuan. Basta po pala tiniin yung malinis po ang aking kalooban. Akala ko kaya niyo ako pinatawag para magpalit ng kayo ng testamento niyo. Basahin mo itong sulat na ito. Hello, attorney. Magkape muna ho kayo. Ito, oh. Senyora? Mm. Ah, Osang. Dito kakain si attorney. Eh, sige ho. Saglit na ho ako sandali sa palengke. Ay, attorney! Huwag ho kayo magpapakabusog sa kape, ho. Eh, ipagluluto ko ho kayo ng masarap na pagkain. Salamat, Osang. Sige. Aha. Sige ho. Sige. Oh. Ano masasabi mo sa sulat ng aking ikargado sa asyenda ko sa Batangas? Bayan ho nyo, kakausapin ko siya. Mabuti na lamang at tapat sa akin ang lalaking yan. Kinukunsyaba siya ng aking magaling na kapatid. Gusto niyang angkinin ang aking kapatid sa yaman ng papa. Sakim! Para naman kayong bago ng bago sa inyo, kapatid. Ang walang hiya. Inagawa na nga ako ng nobyo. Ng isang magandang kinabukasan. Ngayon balak pa niyang agawin ang aking mamanahin. Patawarin na niyo si Loleng. Balo na ho siya. Kawawa naman. Pati ho yung kanyang anak. Kawawa rin. Naghihirap na yung mag-ina. Hindi. Ayoko. Hindi ko matatanggap ang pamangking kong si Trixia. Manang-mana siya sa kanyang ina. Hindi ko bababago ang aking testamento. Sa simbahan. Sa charity. Lahat mapupunta ang aking kayamanan. Hindi problema yan, Bal. Naku! Di ba din kapit-bahay mo na dumadaan dito lagi tuwing pumapasok sa eskwela? Hi! Ang gwapo! Ay, tingnan mo, tingnan mo! Ang gwapo, no? Uy! Ito yung! Ito yung! Yung border sa tapat ng bahay nila! Bango-bango mo kalagi pa ako tingnan mo! Uy, ano ba namili mo? Uy, ang gwapo! Nababasahin! Teko muna! Hi! Parang mga prinsipe! Osang! Kailan naman kayo magkikita uli? Pakilala mo naman ako. Oo nga, Osang. Isama mo naman kami, oh. Kasi matagal ko nang pinagigigilan niya mga yan, eh. Oh, tuwing dadaan sila dito, look na lang ako. Kasi, walang mag-introduce, eh. Pangako. Ayan! Sige. Talaga? Akin yan. Kami na ako sa inyo. Naku, ang swerte-swerte naman ni Osang. I love you, boy. Kung alam mo lang ang puso.
puso ko. Anong saramdak? Ay, pangho! Ay, ako. Ewan ko pa. Basta mga damit, hindi yung aking nilalabhan. Pero bak... Okay na sa akin. Ganado ako. Sa totoo lang. Paano yata ang lado akong sumisigla? Wala akong kapagulan. La 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 la. Ay, ako, tiyo! Oh, hello, Sam. Tiyo! Naku, buti naman at natapos na. Wala na akong magamit eh. Ay, at saka alam mo bang ilang pura ko pa yan? Ush, kamaingay ha. Inuna ko pa yan laban kaysa sa mga damit ninyo, Radida. Ganun ba? Oh. Alam mo, anghel ka sa aking buhay. Hulog ka ng langit. Tiyo! Baka naman, tumangos na ilong ka niyan. pwede bang next week na lang yung bayad ko? Dahil wala pa akong allowance, hindi ko pa nakukuha eh. Tiyo, ibig mo sabihin wala kang pera? Teka, kukuha kita sa itaas. Hindi, wag. Osang, ayoko na ng ganyan. Magagalit na ako sa inyan. Baka isipin ng tao, pinagsasamantala na kita. Shush! Ay, wala yun! Naiiyan na nga ako sa'yo. Osang, hi. Hi, Mel. Buti ka pa, pare. May maglalaban na ng damit mo. Swerte mo talaga, pare, oh. Mata lang ako. Hanggang ngayon, wala pa ako makuha laban dito. Ay, talaga. Yoo! Hi! Hi! Yari. Oh, paano, Dio? Mel, una na ako sa inyo, ha? Ante, iniisip ko sana baka pwede rin magpalaba, eh. Magpalaba? Baka makatulong ako sa'yo? Ha? Ako, Mel, sorry, no? Pero sa tingin ko, hindi yata pwede, kasi ang serbisyo ko, para kay Dio lang. Kukuyos ka naman, eh. Sabi ko sa'yo, tutulungan kita. Sige na. Osang, alam mo dun sa amin, si Mel lang ang nakakaintindi sa akin. Kaya lahat ng tulong na magagawa mo para sa kanya, eh parang ginawa mo na rin para sa akin. Ganun ba yun? Hindi mo naman sinabi sa akin kagad. Kung ganun, okay lang. Akin yung ano mo. Ay, matapon, balikan niya na lang ito bukas, ha? Salamat. Wala yun sa akin. Basta para sa'yo, okay lang. Salamat. Oo. Sige, ingat, Mel. Bye-bye! At bukas, ha? Diyo. Tiyo, sandali lang. Sa pagkakalam ko, tuwing gabi naman, wala naman siyang seremonyas. Ewan ko kung ano iuutos niya sa akin. Sandali lang, ha? Ha? Eh, bakit ho? Bakit ho? Hindi ko gusto yung ginagansilyo ko yun. Yung kwarto sa taas na ayaw kong pabuksan. Aha. Etong susi ng baon. Oh. Etong susi ng pinto. Mm-hmm. Natatandaan mo na? Oo. Ito ang susi sa pinto. Ito ang sa baon. Ay mali. Baligtad. Sorry ho. Osang, kanina ko pa napupuna. Lumilipad ang iyong isipan. Mm-hmm. Osang, umiibig ka. Hindi sa hinahamak kita, pero manalamin ka, Osang.
Ayokong masaktang ka, Osang. Kukunin ko lang po kailangan ninyo sa itaas. Sabi ni Señor Didag. Nasaan na ba yun? Ah! Ayun! Kaya dito yung kailangan ni Señor Didag. Teka nga. Saan na kaya dito yun? Ha? Ito siguro. Ano kaya to? Lukoy mo, lela mo, kalbo. Gagawin mo ako mukhang prinsesa samantalang punong-puno pa ako ng kulugo at itong aking balat. Alam mo ba, sa lahat ng salamin na nakita ko, ikaw na yata ang pinakasinungaling eh. Kaya ka siguro, tinambak na lang ninyo na Liday dito eh. Ubusin mo na yan, oh. Busog na ako. Ikaw, yungan kita, gusto mo? Ay! 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 Biro mo naman, dito pa tayo nagkita-kita, ano? Uy, Osang! Sino yan? Ano ba yan? Si Osang. Iyo? Kapitbahay namin siya. Kaya namin. Uy! Ang gaganda nila, ha? Hello, girls! I'm Osang. Hi. Hi. Uy! Oo nga pala. Pwede ba dito na lang ako mag-join sa inyo? Wala akong kasama. Wala rin ako makausap, eh. Uy, pwede kita mo ang lahat na upuan okupado na, oh. Ay, ba na lang? Tsaka, maskip na kami rito eh. Yun na. Doon ka na lang. Doon ka na lang umupo. Solo-solo mo pa. Tsaka, palis na kami. Tapos lang namin kumain. So, girls, let's go. Andre, magbabayad lang ako. Andre, ah. Naku, Sang! Napaga ka lang sana at nalibre ka namin. Sayang. Iba na lang. Sige. Hindi ba kwentuhan ng barkada mo? Hinulaan ka raw na makakapag-asawa ka ng pangit? Akala mo! Anong iyak! Ah! Kasado kitang hiningala! Kasado kitang hinangaan! Mukmuk kayo ng mukmuk? Meron ba namang sakit ng damdamin na hindi nagamot ng musika? Ikaw, pinagmalaki kita sa mga kaibigan ko. Akala nila, bilib na bilib pa naman sila sa'yo. Ready? Oo. Oh. I'm sorry for the thing I've done. I know that I'm the foolish one. Now that I I'm so ashamed, I'm sorry for the things I said, just like a child, I lost my head, I should have known from the start, I'd break your heart. I'm sorry, please decide.
Para ano sinabi mo? Walang sakit ng loob ang hindi nagagamot ng musika? Nagkamali ng doktor. Akala ko kulaan niya ang sakit. Yung pala, pigsa. Magandang umaga sa iyo, Osang. At bakit po? Sino po bang kailangan nila, hmm? Si Osang naman, oh. Isang araw eh, pinagtatabuyan mo ako sa coffee shop. Sinasabi ko na nga bang galit ka sa akin eh. Oo, inaamin ko, kasalanan ko. Pero kahit na pangit to, tao pa rin at manunumasaktan. Alam mo, sana nakinig na lang ako kay Nora Diday eh. Kayo ang magaganda, pero bulok naman ang kalooban. Tama na, Osa. Sabihin mo lang sa akin kung anong pwede kong gawin. Para mapatawad mo ako. Ay, nako. Ano na naman kaya ang binuhat na bumagsak? Nora Diday! Nora Diday! Tumawag ka ng doktor, oh! Pakadali! Oh, Sam. Iiwan na kita. Huwag po, Nora Diday. Huwag po. Nora Diday. Oh, Sam. Oh, Sam. Nora Diday. Nora Diday. Kailan kaibigan ko? Osang, nakikiramay ko. May asikasuhin lang ako si Germany. Pagbabalik ko, saka ko asikasuhin ang lahat ng mga naiwan ni Doña Diday. Pati yung mga ari-arian niya dito sa labas ng Metro Manila, no? Pati na rin ang huling testamento. Osang, gusto ko, huwag kang aalis ng bahay. Pag-uwi ko, gusto ko dadatang kita doon. Okay? Attorney. Anong sabi mo? Pakiulit mo nga, pangit! Ganun nga po ang sabi ko. Mag-isa na rin po ako sa buhay. Bilin po ni Atty. Potensiano, wag na wag na ho ako nga alis dito hanggat hindi ho siya mabalik ng Pilipinas. Ganun po yun, Doña Leleng. Loleng! Ay! Hindi Leleng! Sorry po. Teka nga, pangit. Ni minsan ba hindi ka binabanggit ni Tita Diday nung nababuhay pa siya? Hindi po. Miss Trina? O Miss Trisha po? T-R-I-X-I-A. Trisha. At kung gusto mo pang magtagal dito, ang itatawag mo sa akin ay Senyorita Trisha. Hindi Trisha. Hindi Ate Trisha. Naiintindihan mo ba, pangit? Opo. At dito na rin lamang kami titira. Magkalimulagan nga tayo. Saan ka ba natutulog? Sa guest room po. Abastrella, lilipat ka sa maid's quarters. Opo. Ano ka mo? Opo, Senyorita Trisha. Ganyan, matuto ka. At sa akin, pangit, palaging Senyora Loleng ang itatawag mo. Ayoko ng madam, Mrs., ma'am, ate, on, nyora.
Ang gusto ko, buong Senyora Loleng. Nakuha mo ba, Osang? Opo, maliwanag na, maliwanag po, Nyora. Eh, Senyora Loleng? Paano po pagka may nagtanong po sa akin kung sino kayo? Ang nakababatang kapatid ng namatay. Si Senyora Doña Dolores Arguelles, viuda de Sanchez. Opo. Ang tanging tagapagmana ng masungit na matandang dalaga. Ewan ko lang kung nasa langit ang kanyang kaluluwa. Saan nilagay ni Tita Diday ang mga dokumento, ang mga mahalagang papeles tungkol sa ari-ari niya? Eh, si Attorney Potenciano po, Senyorita Trixia. Eh, bakit po? Ano ba iyan? Palalayasin na ba natin? Slow down, ma. Mukhang tanga pero hindi mukhang sinungaling. Antayin na lang natin sinasabing attorney. Okay, ganyan. Galing, tawa na. So what happened to Mel? Masaya sana kung sinama mo siya. Excuse daw siya. Marami pa daw siyang re-reviewin eh. Ako nga rin, marami pa akong report na dapat makanilihin. Kaya kung pwede, itara na muna ako ngayon. Oh, how sad! Akala ko ba naman makakapagkwentuhan tayo until the wee hours of the morning. Mabuti pa kaya pasurve na natin yung sopa. Why not? Pangit! Dali mo dito ang sopas! Cheers. Cheers. Woo! Tonta! Stupida! Kahit na kailan, hindi ka na natuto! How clumsy can you get? Halika nga dito. Awesome! Pabayaan mo siya. Halika nga rito, napaka-kupad mo talaga. Kung kailan ako may bisita, doon ka naman hindi nag-iingat. Demonita ka, halika nga rito na matuwag kita ng leksyon. Halika! Hindi talaga aksidente ang nangyari, ano? Puso mo akong binuhusan para lang masarili mong Barnett, ano? Oras na makakita ako ng kapal. Magsalut-balut ka na at ayoko na makita ang pagbumura mo araw-araw. Gusto ko nang mamatay. Bakit naman niya pa ako kunin? Sama-sama na ako. Gusto ko nang mamatay. Hinap na ako. Hindi ko na kaya. Gusto mo nang mamatay. Osang. Huwag kang matakot, Osang. Isa akong mabuting kaibigan. Nakaabot sa langit ang iyong mga paghihirap. Nagtatagal ka pa dito, kaya huwag mong isuko ang iyong buhay. Ayoko na maputa yung mamatay. Kaya na po, sana na po ako naabi. Kaya nga po, nanghina na po ang aking pananampalataya. Iyan po, naisip ko, buti mang mamatay na. Bumangon ka, Osang. Tumayo ka sa iyong dalawang paa at ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban ng kabutihan sa kasamaan. Tandaan mo, Osang, hindi lahat ng maganda ay tunay na maganda at hindi lahat ng pangit ay tunay na pangit. Hindi lamang mga mata ang nakakakita ng kagandahan. Ang puso man ay nakakadama rin. Osang, tutulungan kita. Halika, Osang. Kunin mo ang ilaw. Dalhin mo. Halika, Osang. Sumunod ka sa akin. Sumama ka sa akin, Osang. Thank you.
Huwag kang matakot. Sige. Pumasok ka sa mahiwagang salamin at magiging iyo ang kagandahang nakikita mo. Ikaw lang, pare. Ayaw mong maniwala sa akin eh. Alam ko lahat yan. Nasa libro lahat ang sagot. Pare, pare. Hmm? Tara. Pare, pagkakataon na natin itong makamusta si Osang. Oo, tamang-tama nga eh. Malis yung mag-ina eh. Sigurado hindi makaporma siya si Chichang, di ba? Si Osang, dadalawin lang namin sana. Sa palagay ko, mahihirapan kayong kausapin siya ngayon. Kasi marami siyang ginagawa eh. If I were you, I'll just see her another day. Excuse me. Mel. Huwag mo akong tatanungin siya. Wala akong alam dyan. Oo, alam ko yun. Pero maliwanag, di ba? Hmm. Umalis sila mag-ina. Hmm. Tatatlo lang sila doon. Hmm. Eh, sino yun? Hmm. Pwedeng kaibigan, kapatid, pinsan, kamag-anak. May posibilidad eh, di ba? Ah, basta. Ikaw ang escort ko sa party. Can I count on you? Sinabi mo eh. O sige ha, antayin ka namin ni Mama sa Saturday. O sige. Sige! Bye! O ano halimaw? Saan ka naman ang galing? Eh, sabi po ninyo mamalengke eh, namalengke po ako. Baka naman pag-iwanan mo bukas ang gate ha, at pinapasok ko tayo magnanakaw dito. Sabi nga ni Dio, nakakita siyang babaeng, palabas dito. Ah, eh baka ho ako. Hindi pwedeng ikaw, dahil ang sabi ni Dio, maganda. Ah, hindi ho ako yun. Oo, oh, Osang. Huh? Mabuti ba naman ang trato nila sa'yo? Ay, oho. Sinong may sabing magpapapasok ka ng kung sino-sino dito? Si Dio ang hinihintay namin. Ah, ako si Attorney Potenciano, abogado ni Doña Candida Arguelles. Akong nag-iisang kapatid na tagapagmana. Pwede mo nang ibigay sa akin ang mga papeles, attorney. Napag-usapan nga ho namin kayo minsan. Tungkol yata dun sa lupaing inyong kinamkam. Hindi ko gusto ang tabas na bibig mo, attorney Potenciano. Ibigay mo na lamang ang testamento at pwede ka nang magpaalam. Dispensa ho, senyora. I-entrega ko na lang ho papeles sa tunay na tagapagmana, si Osang. Anong kaimpertinentihan itong pinagsasabi mo? Ang katotohanan hong ipinahanda sa akin ni Doña Diday, nasabi nga ho niya sa akin na kesa ibigay sa inyong lahat, ibibigay na lang daw ho niya ito sa kawang gawa. Pero nagdesisyon ho siya ng final at yan ay ipamanang lahat kay Rosana Caracol. That must be Dio. Hindi to ang huli natin pagkita, attorney. Ipaglalaban ko hanggang sa Korte Suprema ang karapatan ko sa mga ari-arian ng aking kapatid.
Napakasaya ng anak mo, Lord. At mukhang prinsipe. Oo nga, at bagay na bagay sila. Wala. Excuse me, ma'am. Iwan ko muna ako sa direksya at ikukuha ko yung mainan. Why, thank you. Excuse me, miss. Excuse me, gentlemen, but I'll have to see somebody. Can I talk to you later? Pwede ba tayo magkilala bago matapos ang gabi? I'll see. I'll try. Excuse me. Excuse me. Yes? Haven't you met someone before? I don't know. Have we? Parang nakakilala na kita eh. Hindi ko lang maalala kung saan. Sa bagay, hindi ka takataka. Dahil sa ganitong ordinaryong mukha ko, makikita mo to kahit saang kanto. On the contrary. Sa pagkapambihira ng iyong kagandahan, nakakatiyak ako na nagkadagpo na tayo eh. By the way, I'm Dio Alfonso. I'm Rosa Mystica. Tayo na may inom. Akala ko pa naman may date siya. Siguradong flirt ang gate crush na yon. How do you know about you, Mom? But I think I need a shot of brandy. Well, my throat has been feeling dry. Come on, I'll join you. Sino yung babaeng kasayaw mo dito kanina nung dumating ako? Ah, si Trixia. Oh, girlfriend mo? Hindi, pinagbibigyan ko lang yun. Para madalaw ko yung kaibigan ko doon nakatira sa kanila. Si Osang. Huh? Bakit ganun na lang ang halaga ng osang sa'yo? Eh, napakahirap i-explica eh. Pero alam ba meron akong natutunan na napaka-importante sa kanya? Alam ba ang sabi niya? May mga taong napakaganda ang labas, pero ang pangit ng kalooban. May mga ibang tao naman na napakapangit, pero ang ganda ng kalooban. Alam mo, tutung-tutung sa kanya yun. Kaya naman siya. At natin pinag-uusapan to. You know, Dio, huwag ka na mag-abalang punang pa kami ng drinks. Dahil we manage ourselves. Dio, iho, nakalimutan mo na yata na may obligasyon ng isang escort sa kanyang date. Aha. At ikaw naman, babae, hindi mo ba alam na kabastusan namang agaw ng escort ng may escort? Come on, Dio, the music is simply divine. Let's dance. Excuse me. Come on. Thank you.
grocery. Si Osang lang naman na namimili dyan sa kabila. Osang? Sabi ko na nga ba, ikaw yung si... Osang? Ikaw rin ba si Rosa Mystica? Oo. Paano nangyari ang lahat ng ito? Nakakahiya! I've never been humiliated in my entire life. Imagine, inaalok pa ako ng jeepney driver na yun ng posporo. Siya ang may pahintulot ng lahat ng ito, Mel. Isang kabar man nakakita ang kotse ganyan. Tumitirik, tas ipahata. Mahal ka ng Diyos, Osang. Dahil napakabait mo. Hindi mahalaga sa akin ang lahat ng ito, Dio. Walang mahalaga sa akin kung kumanda man ako. Ang mahalaga ay ito. Buhay ito. Osang. Sayang na, Dio. Pangit ako. Hindi, Osang. Gusto kong sabihin sa iyong ma... Sige, Tio. Bakit hindi mo ituloy ang gusto mong sabihin? Bakit hindi mo sabihin ang nasa isip mo? Ngayon, Tio. Ngayon maganda ako. Magiging madali siguro para sa iyong gusto mong sabihin sa akin. Mahal kita. Ha? Dahil maganda ako. Hindi totoo yung sinasabi mo, Osang. Pangit ka man o maganda. Mahal kita. Si Rosa Mystica ka man. O si Rosario Caracol. Basta isa lang ang nararamdaman ko. Mahal kita. Walang hiya ka talaga? Ikaw, prende mo niya ito ka! Ayaw! Noon, pinag-interesan mo ang kayamanan ng aking nabulok na kapatid. Ngayon, pati anak ko, agawan mo? Kung gumaganda ka dahil sa kulam ng salamin na ito, ha? Ngayon pa lang ay katapusan mo na. Tangit ka na! Impactang! Bakit ka nakasubsob dyan? Ilantad mo yung mukha mo para makita ni Dio na habang buhay ay pangit ka! Mama, anak! Bakit ang pangit mo? Impakte! Kasang alagad ka ng demonyo, no? Isang malaking kamalian ang kasabihan, ang mukha raw ang salamin ng kalooban. Ang kasaysayan ni Osang, ang katunayan, sa ugali maaaninag ang tunay na kulay ng katauhan.
ng rosas. Ba't may tinilik na kuminsay na kakasugat? Agad ng pagmamahal, pag hindi natin ganap, ibong busa ang gulot niya sa magdama. Sa'yo, bakit mayroong tinig, may kulay at bango? Mananatili bang tanong sa isip ko? At parang may kapalang may batid nito. Hiwaga mo'y sadyang di maintindihan. Gabay walang katapusan, rosas ka ba? Sumapit man ang kailanman, rosas ka ba?